nothing changes. Kaganda nila, panabot sila. Wala kayong problema sa minor ni Miss Padigos. Nanajoy doon ha. Kamura? Wala nila eh. Wait lang ha. Minsan yung basa sa module. Wala pa? Nanay yung basa sa module? Wala. Or wala yung kuhan. Hi! Hindi siya magawa sa yung online screen. Now, you have this one already? Madunggan ako? Hello? Madunggan ako, dili. Kana madunggan ako. Ato aya. Yes sir. Yani wala wala ito ganina dai. Na wala mo sa kwan mga minor ninyo, Miss Padigos, ikaw. Requirements sir, wala. Wala na yung problema? Wala sir. Butang ka lang, wala yung problema ha. Now. Wala pa man ang answer. Ha? Pumanaw-manog answer. Nah. Now you have this one. Recording already. Klaro ra? Isa pa yung basa na ane. How long you read already the module? Pinaka sa yun? Sa yun ano? Miss Jover, sa yun ano? Hi. Na, si RCEO. Ine-signal, karo kayo. Now, this is module 2, chapter 2 sa libro na kong igamit sa discrete. But, this is just a short, kagamiton mo sa automatan siya. Isa na yung kabalo, ane, bahay na ane. Sure ko, kabalo naman yung manaw mo, expert naman ane. Sa, you are already an expert on this topic in your mathematics modern world. No? Expert na mo sa sets, di ba? CCO. Now, ang pinaka-basic part sa discrete, the first one is ang ganing sets. So, unsa daw ang set para maka-answer mo sa mga module, di ba? Natin module, ang silanan, pinaka-book, daghan, nasa Google Classroom. Pila ka, Doctor? Do you have two assignments? We have sets and Venn diagram.
ang yes, sir. Kanatanan, yun, yeah, di kasulod si Jonah. So, you have Venn diagram, ang sayon sayon ana isang Venn diagram, pero ang pinakasayon ang set sheet. So, kaya ra kay ninyo? Itatso na kung ba? No? Kaya ra kayo, Miss Juna? Hi. So, what is set? So, we'll start. Okay, wala na tayo, wala na yung sulod line. Lang. Duhay kamiraan eh. So, a set is an ordered collection of objects. What's an unordered? Anyone? Sa chat daw. I-try daw message sa chat. What's an unordered? Okay, pasabot sa unordered. Sulti lang. I-off lang ang camera kay para tipid og data. Ang importante is mo chat mo. Nabay chat na eh. Unsa man? Unsa ipasabot sa unordered? Nagsunod or wala nagsunod? Wala nagsunod, sir. Wala nagsunod. Kung ordered, nagsunod na siya. Like for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mo na yung ordered list. Ordered direction, nagsunod. Ang ordered is pwede siya random number. Wala siya nagsunod. So, dili siya as may bawa nung magsunod siya, ordered, doon may, what do you call this, arrangement sa sunod, is we have ordered, ascending or descending. Saan ang ascending? Ascending list. Saan na ipasabot na? Anyone? Hi! Wala na yung problema lagi, di man, madali, manolte. Ako rin basta rin minti. Pumatay eh. O saan ang kuhan? Ascending. Igay ko example ascending. I-chat lang or i-chat or i- istorya. Kamang chat pa to. Ikan sa gamay, padong sa dako. Ikan sa gamay, padong sa dako. Yay! Nanay doon ako, studyante na ako, mutubag. Na si kuhan. Mr. Sidney o Mr. Raison. So ang ascending is gikan sa gamay pa daw sa dako. And then we have the descending is gikan sa larger value to a smaller value. Basta order, duha na ka klase siya, is we have ascending and descending and then we have the set is, pero ang set man gawin kay unordered, so dili arrange. So yun ato rin kasi yun. Ang exam na to, wala man tayo. Pero on our quiz, we will try to have na natay dula na quiz na online form lang. So, the term object has been used without specifying what an object is. So, it could be any object. So, a collection of objects. Like, for example, your alphabet. Unsa na alphabet yan eh? Dito doon mo na sa elementary pa. Unsa na alphabet? Gaya yung example sa alphabet. Sa'yo na kayo na. Letter A, B, C. Alphabet. Oh. Katong mga A, B, C, D. Ako question. Pila ka litra? Pila ka litra ang alphabet? How many numbers? How many letters are there in the alphabet? Twenty-six. So na 26 ata sa English alphabet, pero sa katong I think sa Pilipino nato we have 28. Kay tungod sa inye ata. I'm not one sa Tagalog 28 letters. So but in the common is sa English language ang alphabet kay 26 letters. So example ang alphabet sa kuan ha. Example ang alphabet sa usa ka set. The object in a all set in a set is called are called the element. So katong or members. So katong A B C D E F G, those are an example of an element. Element na siya or members of the set. So name sa set alphabet or letter A. Set A. This is alphabet. It has 26 kabuok na elements or members. So a set is said to contain its
elements. So, ang yaning symbol sa kuan element, murag pinabawog na letter E, I think it's denotes a magbasa ata, epsilon man ata. So, we have, for example, this one, A is an element of A. Small letter A is an element. Small letter A is an element of A. Element niya, element. Meaning, for example, kung ikaw, you are an element of your parents. Nag-get gamay? Slightly. Anak man kasi yung ginikanan. So, you are a member or element of your parents. For example. So, A is an element of the set A. So, this symbol denotes not an element. Not an element daw ang from the set A. So, ang kamailhan sa duha, ang usa, walay linya. Walay linya, ang usa, naay linya, na slanting within the symbol. So, not, mura siya not equal or not is not an element of A. Para masabtan, para dali masabtan, we have, example number one, we have the set B of all vowels in the English alphabet can be written as V. Ingon siya, naday usa ka set. Ang alam sa set is letter V, vine, victory, kung sa army pa. So, ang sulod sa kwan, sulod sa set V is A-E-I-O-U. So, kung sa Tagalog, I-E-O-U. So, your A-E-I-O-U is all members of set V. So, for example, ato na yung sulaton. Wait, mando. Kung sulaton nato na siya, so ang B has what we call this? An element of A, E, E-O-O. Ilang, wala na nadala ko ang speaker sa office ng kwan. Ako ang digital pen. Wala mouse ay gamit. So, we have a set V. Set B. Atas 5 elements. So, ipuhan mo. Pila ka elements? We have 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 elements sa set V. So, ang tawag niya kanang 5. Kanang 5 ha? Kanang 5. Ang tawag na niya is cardinality. So, na-add nito sa module na siya, nata sa question dito. So, ang cardinality is you just count how many elements are there inside sa imuhang set. Iponin mong total items or total members. So, muna ipasabot sa cardinality ha. So, for example, if I'm going to ask you what's the cardinal number or the cardinality of set B, then the answer is 5. Kaya 5 man siya kabuo. So, for example, ato yung doon yung itong element ha. We have A. A is an element. A is an element of B. Kaya ang A daw is a member of set B. Pero kung what you call this? D. Ang D kay is not an element of set B. So, mabantayan na ninyo ha. Muna yung symbol. Ang timailhan, corm na A, E, tapos E gihapon, pero naman siya is slanting, not equal. So, not element. It is not an element. Review rin eh. Kung manamuan eh. I-discuss niya sa inyong mathematics module.
No? Mana ka pa? Sir. You discuss wala? Patay ta. Wala. Or nasa module, wala ang basaha. Banaway. Na. Nasa module. Okay na, wala yung nasabdan. Ah, okay, nasabdan. Na yung nasabdan. Okay na, next sentence, next one. Now, we have set O of add positive integer. So, dili ka mabikil ha. Bantay-bantay mo sa mga module. Specific kayo siya. Set O, nga lang sa set is O. Dayon add. Kung saan ang add? Add even. Kung saan ang add? Katong mga bungking. Bungking, sir. Bungking. Katong even is katong 2, 4, 6, 8, 10. So, add is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. So, katong mga bungking. So, ayun siya. Ang set O daw of add positive integer. So, positive. Wala yung negative. So, positive to nine. So, meaning katong 1, 3, 5, 7. Pero, all positive daw na add positive integers less than 10 can be expressed is ingani. So, mo ni answer niya. This is set O that has an elements of add positive numbers less than 10. So, dili appeal si 11, kaya dili man siya, sobra naman siya sa 10. So, less than 10 naman ang requirements. Ang stated na number. So, sa'yo na no? Kaya ra kayo. Libog ang may sira. Ha? Libog man? Set. So, ikaw, normally, you can declare the set. Ikaw mabuot. Pwede ikaw mabuot sa set. Kanindere, for example, ikaw mabuot. Or, this is, what you call, the A-E-I-O-U, you can declare as it is like this, na ikaw specific. Pero pwede po siya, i-describe lang ni mo ang sulod sa iyong set. So, like, for example, this one, i-describe ni mo ang set daw as add positive integers less than 10. Bisag ka ning set D-direg, describe niya vowels in the English alphabet. So, description niya po. So, describe niya on site sulod. So, naapo dito ata sa module na, sa assignment ninyo na puro description lang. Ito, number one ata, nasa number one. I-describe niyo then you have to give the sets elements. Na ba wala? Basa na mo? Wala pa. Wala pa, sir. Wala, sir. Muna na. So, sa'yo na lagi ni. Now, we have here, budritso lang ko sa importante kayo, this is ellipsis, kanan tulo ka dat. So, kanan tulo ka dat, shortcut, para dali na siya i-mention, assuming na muna to siya ang sulod. Like, for example, the set of positive integers less than 100 can be denoted in this statement. We have curly bracket, and then we have 1, 2, 3, then ellipsis, then tulo ka dat. So, meaning, ang kaning tulo ka dat, ang sulod na niya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, until 98. Okay, ikaw naman daw. All positive integers less than 100. Okay na. Kaya na kayo. Kaya na kayo. So, katong description is what we call, another way to describe a set is to use set builder notation. So, muna na siya, set builder notation. Like, kaning kuan, set O na to, diri sa taas, ang answer niya, if you're going to describe that one using set builder notation, ingani na siya. Ingana ang kuan. Usa. Pero, ingana ang kuan. Do have possible answer. So, kailan naman mo ni Zeno? Usa ka na si C? Isa si C, sir. Patay, itang bata tao. Saan ang Z? Google. Integer, sir. 9 plus o 9 plus? Kung saan ang Z? Ang Z. Hindi, yun yan natin. Parang malimbog. Hindi na malimbog. Kaya pro litro na raman eh. We have set O. Kani, set O. Kita niyo mouse, no? Liho? Yes, sir. Oh. Set O is equals, ang set O daw, nasa isulod na, ang isulod ni set O,
that has an element of x, where x is an positive integer less than 10. So muna yung i-describe niya in words, pero pwede na siya in ani. Pod. Ang Q kay positive rational number. So ako pangunta na unsa nang Z? Anyone? Unsa nang Z? Hala. Google. Positive integer, unsa ba? Unsa nang Z? Z plus. Positive, it is a set of set of integer, both positive and negative with zero. Positive integer, sir. Positive integer. Kaya kung Z lang siya, kung Z lang siya, wala yung negative kung positive, kung siya may tabo. Kung siya sulod, kung Z lang, wala yung plus. Ay, liters. Kung Z liters siya, ang inyong represent is negative o positive, integers. So, ang meaning pasabot, ang Z is positive. Ano yung? Positive? Integer siya there. Integer siya. Okay. Kuha. Ang Z is integer. Now, kung butangan ng plus, positive integer. Kung minus niya siya, or negative, ang sulod niya is negative integer. Nasin. Z. O, oh, dili siya plus. Ito ng minus, ang symbol niya. Okay na? Z negative. O, Z negative ang marka. Kung Z negative marka, meaning ang iyang di pasabot, integer sa negative. Sa kito, sir, kung Z lang siya, sir. Kung Z siya, either ang di pasabot niya kung Z lang, all negative o positive integer. Okay. So, integer siya, pero both negative o positive. Okay na. Now, we have O equals ang set set O is equals to x, where x is an element of positive integers, where x is add ang x daw kay add pod, then ang x pod is also less than 10. So kani siya pareho ra ni siya ani sa taas. Pero ang atong mga answer sa exam, yung ani. Mo nang practice mong ila-ila sa mga litra. Kaya ra kayo. Kaya ra eh. Libog mo niya na, sir. Di. Open na sa bring home exam, mga kaya ra kayo. Now, so ila-ila sa tayo, nahinay mo manda. Ala ka siya, saan mo nang mag-discuss ito ani. Dili ni pwede ka mo rin mabasa. Kaya sure kung malibog mo. Kaya puro litra na. So we often use this notation to describe sets it is possible to list. So gituyo ang ko ni siya kay what if 1 to 1 million like dagas na kayong daghan lang yung data ng elements sa set mo na i-describe na lang nimo. You don't need to type every possible elements na i-mention niya. Imurang i-describe, naipasabot mo na to siya. So na mo nang na-builder notation. Masayon man ni siya, God. So, for instance, the set Q plus are all positive rational. Can be written as Q plus is equals to the element where X is an element of R. Kung saan yung R? Rational numbers. Where X is equals to P divided by Q for some positive integers. R kay 1 mo, sir. Ang R kay rational. Real number. Ha? Ang R kay real number. Real number. Ah, rational. Oh, lagi. Wait lang. Q, puro ang rational. Rational. Real number. Q ang rational. Q ang rational number. Din ang R, man, real number. Q ang rational number. So, ang real number. So, may example sa real number. Kung sa example sa real number. Ay.
Hello. 1, 2, 3, sir. 1, 2, 3. Real number. So dire ta, ila-ila ta. Patay ta ni. Ang real number yes, sir, o rational, say kalainan sa duha. Hamay dako di ay. Ay dako sa duha. Hamay dakong baliw. Ang real or ang rational? Hay ang anak, hay amahan. Real. Real ang? Real, ang dako. Ang dako. Ang gamay kay ang? Dako, baliw. Dako, baliw ang real. Rational. Ang rational kay gamay-gamay yes, compare sa real. So, for example, kung positive integer whole number, mo na itong 1, 2, 3, 4. Mr. Kuan, halaan eh. Ponce. Ang integer is yes, mo na itong negative. O positive. Duha. Yes, sir. Ang rational number, mo na itong na ay negative, positive, pero fractional. I mean, fraction. Rational number. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang real, sagol na niyang rational o ang irrational number. Mo na itong na-spiro. Ang irrational mga kaya katong infinite, katong dilip, walay kahumanan sa calculator. Mo na itong irrational. Taas ka ayo ba? Example na sa real, sir. Ha? Example na sa real. Ang sa real, mo na to, ang real mga kaya mo na kinadak ang baliw, mo na mura siya, mo itong amahan. Ang anak niya, si rational o si irrational. Dayon, under sa rational, mo na itong sulod niya is mo na ito si integer o si whole number. O katong mga number normal lang. Real ang amahan. Tapos, under ni real, si rational o si irrational. Hindi, para masabtan, no? At mukhaan sa kubi, i-post kong picture. Wait lang, wait. Ah, mo to picture. Kaya, number ang one, ang original. Ang anak niya, si real o si imaginary, pero diri man ta na part guard. So si integer, katong 1, 2, 3, 4, muna itong natural number, wala siya, wala normal na number. Then whole number, muna itong 9-0, then sunod, itong integer, katong 9-negative, pero wala decimal. Wala decimal ha. Dahil ang fraction, muna itong sago lang, decimal. One half. Kung saan na one half? Kung saan na one half? Kung saan na one half? 1.5 fraction. 1.5, one half? 0.5. Ang 1.5. 1 and 1/2. One and one half. 3/4, pilan 3/4 in decimal. 0.75. So, mo niya ang fraction, mo na to si rational. Dayon, ipartner mo ng dua. Si rational o si fraction, teacher, sagol na sila. Mo na ang tibok ng rational. So, ang real, mo na to ang tanan. Except sa katong imaginary numbers, mo na tong real. Okay na. Okay na gamay. Gets the sir. Oh, gets the gamay. Ah, ano ito kung sa. So, we have N, natural numbers. Ayun. Ah, na-share na screen. Wala pa.
wala pa. Nice screen, wala. Na-share? Wala pa, sir. Wala pa. Wala, sir. Orang kamat yun akong cellphone. Ako ang computer. Kasi nag-share screen. Okay na. Okay na. So, ang natural numbers is 0, 1, 2, 3, 4. Normal lang. Ang Z is 1 na to ang set of integers. So, either positive, 1 na to na yung plus minus. Z plus is positive lang. Irrational numbers is 1 na to tanan. Under niya ni si N o si Z. 1 ang si rational. And UR is 1 na to tinibukan ng real numbers. So, katong example number one, we have, draw ta gani, para dali masabtan, i-draw na itong rectangle. So, kanyang rectangle, muna si U, muna si universal set, munang tinibukan na set, universal set, muna si U. Unsa may sulod ni Kuan? Unsa yung sulod ni nasa tinibukang set? Anyone? Who have an idea? Unsa isulod diri gawas ani niya? Na dito si B, na dito si C, na si X, na si Y, na si M, na si N, na si Q, na si F, na si D. Akong pangutan na, nganong manong naaman sa diri, unsa ni sa diri? Mauna ang money mga elements na wala sa imuhang Venn diagram, sa min sa imuhang circle. So, kani siya morning set B. Kay kaning kwan, kaning universal set, example siya, this is an example of your alphabet. Morning alphabet na to, sa English alphabet, it has 26 letters. Tapos, ang set B is ang A, E, I, O, U. So, kaning morning set B. So, other than this, katong wala gi-mention diri, mo to ang gawas sa imuhang set. Kaning usa ka circle, mo na si set. So, sulod sa imong circle, lay lima ka book member. Gawas na niya, maklaro ba ang kung gidoing sulat? Wala, patay itong bata ta. Sa video rin ni makita. Awit. Wait lang. Wait lang ah. Kakit din yun niya eh. Lag nga lagi sa kuha. Nawala akong screen? Na. Nala. Now. Nara, sir. Wala, sir. Weird. Ah, wait lang. Galik ta. Otro ko na ako kay... Ang ako ang nakita niyo kay wala. Wala ko nag-iris-iris. Nasulat man ko dirigo din. Wala, wala nakita sa screen. Mga pataka kong story. Ang nasabtan ninyo. Now we have... Na yung circle. Kasi kita niyo yung circle, di ba? Kita niyo yung rectangle. So, sulod sa rectangle, that's the what we call universal set. Munang tinibok, munang the entire set. Tanan. Universal set, munang tibok total. Kanyang si set B, paksi na niya siya, this one part sa imuhang universal set. Pila ka set na eh, pila ang sulod sa universal set. 26 ka letters. Ang A to Z. Now, nagbuhat ang set, si set B. Ang set B, sulod niya, is what we call is vowels. Now, ang vowel na, yung pangalan sa set is set B. Ang sulod niya is A, E, ag I, o
O ug U. So, kaning diri gawas na wala sa lingin, wala sa circle. Like for example, naharo na ba? Wala lagi maklaro. Na letra ni bining gawas wala. Gisulat na ko. Ana na. Ya delete man. Kita-kita delete ang sa screen ba sa cellphone. Na si B, na si C, na si D, na si X, na si Y, na si M. Kita niyo mga letra gisulat na ko. Karon pa ning gawas. Oh yes sir. Na letra delete signal. Chamukoy. Now, kanang letter na sa gawas, sa lingin, sa set B, those are still under the universal set. Pero kung magbuhat kog circle diri sa tuan, ngala na kog set kuan, lako na letter A, tapos ang sulod niya kay F, tapos H. So, kani si F og H, this is another set, another lingin, another Venn diagram, another grupo. Like this one, this is another set. Pero dili na nimo mabutang si F diri og si dili na mabutang nimo si F diri og si H kay nabilong naman siya sa set. That's why kani po you cannot put letter A, E, I, O og U diri sulod sa universal set kay nabilong na siya sa set unless kung tantangon niyo na siya. Nakuha niyo gamay ang Venn diagram, i-usa ra man ako i-explain siya. Doon sa module. Balik ta. Universal set. Gamay, sir. Ang tinibukan. Yung buo talaga, universal set. Ano yung, anong laman ng ano, anong laman ng universal set is, ang ginagamit natin ngayon kay ano man, English alphabet. So letter A, B, C, D. Taman sa Z. Tapos, nagbuhat tag set. Ang unang ngalan sa set ibuhat na to kay V. Tapos ang sulod sa V, ang mga vowels. Kung saan mo mga vowels? Ang A, E, I, O, U. So, set B ito siya. So, katong wala gimension sa set B, muna'y gawas sa kuan, set B. Which is part gihapon sa universal set. Sulod sa rectangle. Wala gimension ha? So, nagbuhat ako sa ka-set dere. Set A. Dako na A. Tapos ang sulod niya kay F o H. So, nara siya so FH. So, delete na nimo mo butang diri gawas, universal, kina na butang naman nimo sa set. Kuha? Kuha gamay. Gamay. Sure, ha? Okay, moro ba ni answer sa kuan? Sa, naman ni answer sa exam naman nyo? Sir. Ha? Okay, diba? Maduro yung Venn diagram. So, this one is drawing a Venn diagram of the set of vowels. Now, we'll try to, gusto tayo makatubag, be. I-try na to. Kinsay, pwede, answer, ani. I'm creating, kung kaya, lang sa cellphone o sa kuwan. Any click, kasi yung answer, si kuwan lang. Si, Mr. Sidinio. Buhati kong Venn diagram. Kaya, no? Bot mouse? Mouse sa cellphone. Laptop ka? Wait. Ako ipakita ang screen ako para makuhaan. Kanila, buhati ko sa screen diagram. Imuha mo na. Pwede ka kasulat, ana? Mr. Sidinio? Sulat ito, gamit sa iyong mouse. Cellphone akong gamit. Cellphone, try daw. Gamit sa cellphone daw. Cellphone akong gamit. Tisingin daw, kuris-kuris na. Kakuris ka dili. Kasulat ka dili. I-open ang link sa katong. Dili. I-open ang link katong sa Jamboard. Whiteboard. Pagkasulod ka, i-open ang link. Tapos magsulat ka din ha. Try daw. Di ba nai-link ning gawas sa inyong chat? Something? Nai-link gawas, i-click ang Jamboard. Di ba kanina yung Jamboard rin na i-chat to? I-open daw. Makita mo na to na. Sige daw.
Or anyone, kinsa man ka pwede yung kasulat? Na, okay na? Nawala man, sir. Sino wala? Hindi, open ang jamboard, ang kanang whiteboard. Then, sulat eh, kuris-kuris na gamit sa iyong keyboard and mouse. Asa inyo ang kamot ba? Yung screen. Dili? Mag-install ba man? Jamboard? Huwag pa. Yan lang, kung na yung answer na lang. Sa mukha niyo eh. Kwan, so for example, ang universal set nato is 10. So all numbers 10. So buhat ko og square. So ang u na ko, u ha, mura nag. Ang u na ko, ang sulod sa kong u is kwan. We have 1 2 3 4. Ako lang si manual ha. Kay ang sulod ani kay notation na notation man value. So 1 to 10 ang sulod. So for example, if I'm going to put a set X. Ngalan ani niya kay set X. Ang sulod ni X are all even numbers. So my answer, si sulat ko dere. 2 2 4 6 o 8 8 o 10 all ten. Numbers man. So unsay na sa gawas sa set X? Even. Ang di ang sulod sa set X mo na to. 5 to so, 1 even seven, numbers. 3 4 out 1 3 4 1 3 5 7 o 7 o 9. 7 9. So the entire universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ang set X is we have even numbers. So katong mula gi-mention is mo na tong add which is also part of 1. Pero what if mabuhat og laing set? Set Z. Ang sulod niya kay 1 og 3. Unsay na sa gawas? Span 5 og 7 og 9. 5 7 og 9. So inya na mo ibuhaton niya, mabuhat mo og circle tapos by set siya ang Venn diagram. Pero ang lingaw ani karon is mag-connect-connect man ang symbol, mag-connect man ang kuan. Wala ani. Mag ang to sa kinalasang part. Ano ba to dere? Oh, wala dere. Ani itong kaduhang assignment. Katong Venn diagram na. We have this one. So, money and coin. So, we have the U. There's always the U. We have two sets. Set A and set B. Kaya malo naman ino. Review rin eh. Ako lang gi klaro na expert na mo. Diba, human naman eh. Human na. Perfect pagani. Siguro? No? Perfect pang exam? Wala pa good. Yan na, sir. Okay. Now, this is, what do you call this? Kung ba ni pinaka-simple? Ay, dito sa pinaka-simple na sets. So, what if ang ato ang set is 10. Taro ba? 10. Taro 10. Then, ang sulod niya diri kay iyan niya siya. 1. O, na siya 1 diri o 9. 3. Then, na diri 4. 5. O, 6. O, 8. Then, kanina diri kay na si 2. 7. Og 10. Then, nasa gawas si 9. Then, ako pangunta na. Nasabtan na. Nasabot na. Wala, sir. Ha? Wala. Wala, sir. Patay ta ni. Libog mo, sir. Libog. Kikita mo sa doka circle.
Yes, sir. Oh. Nandoon ka circle, nasa ay more siya common ratio or common na pareho. Ah, di ba na nagkita sila din sa tunga? Yes, sir. O, oh, muna union. Yes, morning symbol sa union. Kaniyo, kanang U, baliktad. Ano, muna yun. Union, kanang symbol. This is A. What do you call this? Union of one, what do you call B. Meaning, kauban silang duha. Ang set A o set B. Pero, kauban siya. Ang nag-common nilang duha. Ang say common sa duha kaset. So, ang set A, ako isulat ha, para di malibog ka. Patay ka, ane. Delikado, mag-wish ko dito sa zero. Now, pila ka set? Set A o set B. Akong isulat ha, akong i-drawing Venn diagram. Tapos ato isulat. O say, sulod sa A. Ang sulod sa A kay, na I1, na I3, eight. Na I4, huh? Kulang i-ordered list ha, na I5, na I6, o na I8. Muna si A. Ang sulod ni B, kay naa si 1, naa si 3, naa si 2, naa si 7, o naa si 10. Walay 9 din ha. Kay dili man siya bilong, gawas man siya. Kuha. Unsa may common na lang duha? Yes, sir. Yes, sir. Ang common na lang duha, muna si 1 o 3. Muna na sa tunga. Muna si union. So katong wala na appeal din ha, motong sa gawas-gawas. Meaning, kuhaan. So for example, dali na siya masabtan later on to as a example lang to is, what if ni-indole ka mat, tapos siya dili. Pero classmate, common mo sa usaka subject. Na yung subject na, gindol ni mo na wala niya, tapos yung subject na, gindol niya na wala ni mo. Pero common mo sa ubang subject. So it is similar like that, similar lang ato niya. Nakuha yung gamay ang union. Yes, sir. Ang kanda, sir. Kaya balik na nga union doon, sir. Ha? Ansa? Kaya nga baliktad. Ah, baliktad. Kaya na may baliktad. Baliktad nga yun, kaya nga yun, union na siya or union. Intersection. Kaya intersection na siya. Intersection. Ah. Okay. Pero di, ang, di po ito mo answer, ha? Sa union, ha? Diri pa to mo answer. Adi pa dito mo day. Oh, gi kon pa to gi sulat pa to nako ang iyong biya consider diri ang diretso be. Taita. Mga zero inon. Ako nang sira sa diretso. Ang answer ato gi separate pa to nako si A ug B, di ba? Separate pa nako si A ug B. Yes, sir. Oh, ang answer sa A ug union ug B lahi na. Di ba kabantay mo nagbalik-balik si 1 ug 3? Yes, sir. 1 ug 3. Tapos 2, 4, 6, 8, tapos, ano siya ito? 5, 7, 10. Ha? 10. So, there is a 9. So, ang there is sa taas, 1, 3, tapos, 1, 3 po there is sa ubos. Tapos, we have 5, 7, 10, then we have the 2, 4, 6, og 8. Ayaw kalimot sa curly brace. Basta ilo ka lang sa karon kaya wala ko na igamit o kuhan. Digital pen, mouse ra. Kurug yun. So, kani, we have A, union of B. So, unsay answer, ani? Kani, ang money given, example sa assignment or sa quiz, may set. Unsay pag-answer kung yan yung question niya. Unsay A, union of B. So, meaning, unsa may combination anilang duha. So, ang answer ano niya, may diritso lang ako para mag-get siya, madiritso din niya is you combine all of them, all the shaded. The answer niya is 1, 3, 2, ako lang, 1, 3, 2, ako lang ikuan ha, diritso na lang, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, tapos, 5, 7, o 10. Muna yung answer sa A union of B. Dili na naman ilista ang 1 o 3. Kuha. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ha?
Ang union is you combine the two sets. Ang katong repeating na elements, you don't need to type it again. Kasahawan na siya sulat. So pilang cardinality sa kuan? A union B is we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. So mo ni answer kung union. Pero kung A, itong bali, itong ingon ni kuan, Ponce, intersection, aha man nagkita sila. So may common nilang duha. Ang answer kay 1 of 3. Oh, unsa may nag KY signal ang bukas? Ah, lagi mo na yung problema. Kita naka-record mo ni hopefully sakto ang pag-record. So, sir. Sa activity sir. Sa isahon to ganse sir. Okay, di ba letter A, letter B, letter C man to lagi daghan kayo. Isa-isahon to na mo kan sir. Lahay po to drawing. Oh, tapos letter D. Abi na ko choices sila na. Patay na. Nasira nando. Nasira nando. Dito choices. Nasira tanan. Dito choices. Abi na choices. Dito choices. Dito multiple choice ibo ang. Patay. Kuwanto siya ka ng salaan eh? Abi niyo gamayran. Abi niyo gamayran. Sira nang dili. Mangod. So kato siya. Nakuha ninyo? Akong masabot? Sa ato, ato yung pakita, Mick, para masabtan. Patay na. Ah, ito. Katong sa set activity. Kaya yung nga, ay, more activity. Kaya, ako pakita. Loading yung screen lagi. Kaya wala pa ni Ngoas. Lahat, delayed. Kung sa'yo nasa screen niyo, Ngoas, atong kuhan? Draw, diagram. Ito yung sa sir, at pag-share. Kanang literacy, sir. Ngoas na? Ang katong activity. So like for example, natay, kaning sayon lang. Ako ang sira ng, hindi, ang siran. O sige, ito ang siran lang, ang siran na ito ang letter, number 2, letter A. So, ang example, letter C, kulang ayun, ang siri. Example, sound po na siya, kulang. Ito na si John de Bruyne, hindi ya. Dili na ko ito doon ang minus ha, 9 minus na, kamo na, bahana na. Kani, okay na, nasabtan ninyo ang union o ang intersection. Kamo to ako ang, sinaligang pen. Tara. Now, we have pilay set ano is number 2. Duha ka set. A o B. No? A o B. B? Sakto? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Ang sulod sa A is 1, 2, 3, 4, 5. Ang sulod sa B kay 0, 3, 6. Now, ang union niya, sa'yo, nakaayo. Ang answer siya, A, kakute yun niya kong one eye, mouse. Ang A union of B, ang answer niya kay, 0, ako lang i-arin sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muna yung answer. So, yun yun. I-combine man ni mo. Usahon ba ni mo? Muna yun yun. Catch loan as one. Ang duha kaset. Muna sa yun lang yun yun. Testicle niya, 3. Ha? Ang intersection niya, 3. O, ang intersection niya is 3. Tinood. So, ang A, ang A intersection of B is answer niya is 3. Sabi ng minus, sir. May kuhaan. Huwag ka ng minus, sir. Asa ka mo ni bahala. Minus, sir. Tuloy mi, sir, kay nakalimot lang yan na. Okay na, nasabta naman ka ninyo ang one. Intersection. At ito. Yes, sir, yes, sir. Sabi na, sir, pero ang minus. Nakasa module. Alam mo ito. Yes, pa, sir, ba na yung kuhaan? So we have this one minus. So difference or complement, kahit ano difference. So ang minus is what we call minus may sa kasagaran sa math mangot, pero difference na siya. So we have Venn diagram for the difference of A and B.
So, ang 15, ang sikreto ani, ang unang letter may original, may kuhaan. Nakuha ninyo? Ano pinakasikreto ani? The technique on solving difference on Venn diagram, the first letter is the larger value, then kuhaan nimo sa katong next letter. Dayon ang katong A complement o kanang complement is katong wala gi-mention sa set. Mo na complement. So diretso ta sa example identity siya na. Ay mga sunggo mo kung i-explain ako na. Dito ta. Na minus ta. Kanina kuansira na ang kaning A minus B. So, unsay paminaw niyo, unsay answer na. A minus B. Ang A mo na original, minusan ni mo og B. So, ang answer, A. 1, 2, 4, 5. Ha? Answer niya kay 1. 1, 2, 4, 5, 6. Mora. Minusan nimo ang naadiri kay naman si 3. Oh, di ko ako nimo si 3. Iwan ang i-reason si 3. Yo, delete lang sa screen na gini nyo. Nana ni circle gisulat nang dunang apa. Adsa ko sa ulit trick pan ha kay mukha. Kung B minus A, kung B minus A, zero o six na. Isod niya yung laptop na mamatay kung may hangin. Now, kita niyo, nasa'y common. So, kuha niyo mo itong common. Mura itong tangon, mura yung sikreto. Ano, dali na kayo na. Kuna yung simple. Mungip sa yun kayong sets. Okay na, nasabda ng minus. Sisiu. Okay na? Kina sir. Kina sir. Salamat. Salamat. Nagdali na yung lakaw. Lag ka kayo. Putol-putol. Atay. Kuhan eh. Chala siguro sa kong computer. Not sure. I don't know. So we will meet on Thursday. Nagpataod ng wifi girl. We'll meet again on Thursday. And ako na i-upload sa YouTube para sa kong klase. At hindi ka kuha, hindi ka kita. Kuha! Saptandra? Dumay, I will explain on the rest on Thursday. Saptandra, sir. So mag-answer yes, sir. Sa mga module. Sir, pwede mag-utana? Oo. Oh. Sir, pwede mag-utana? Mag-utana na ka, suman. Nag-prelive exam na ka? Sa aning subjika? Nag-prelive exam na ka, sir. Aning subjika? Yes, sir. Wala pa. Bring home mo na kong exam. Yes, sir. Bring home mo na kong exam. Wala pa. Wala yung problema. Salamat, sir. Abi na ko. Wala pa mo kabayad. Daghan mo mo. Wala pa kabayad, sir. Daghan mo. Siguro by next week siguro or basta karong wala na. May exam na ta. Exam na ba? Ayan na, sir. Tadong. Third week sa September, exam na ata. So, pasapas ito kami. So, okay na. Wala yung pangutana. Nasabda na ito ibang part. Sa set, we'll explain the rest of the koan. Mojo by Thursday siguro. Okay. Ayun, sa nangunto ta ng iyonon. Okay na? Kinasir, at kinasir. Sabda na kami. Kinasir, so, namin ato. Inanay answer ng sa module na they will meet on Thursday para sa uban. Siya selective. Pag-meet ta.
kay Photoshop or sa kuan ba sa picture talaga na to sa inyong elective pinakay pa puno. Simple kayo, kaya kanyo yun. So, sama sa pamina. Magunsa man, sir. Ha? Magunsa man. Dili, kanunsa. Sir? Silang kuan, silang si Dinio, may member, kamo wala ko mangkod. Sa ubang subject mo, PM na ko niya, chat ko niya, o sa schedule. Magkita ta, online. I-record na po na ko. Okay na? Isa. Sige na, salamat sa pagpaminaw. Okay, okay. We'll meet and we'll chat na lang. Sige po, sir. Sige, sige.